Don Rafael ang pinakamayaman sa San Diego. Ah! Oo naman pala. Opo. Siya pala ang pinakamayaman dito. Opo. Ang weird, no? Dati, pati yung mga lalaki nagmamano sa pari. I mean, lahat nagmamano sa pari. Ganda ni Mara Clara dito. Lahat ng babae sa simbahan, nakaano sila, anong tawag dyan? Black veil. Oh, di ba? Ang ganda tingnan. Ah, nakahiwala yung lalaki sa babae dati. Oh, ganyan pala. Miss Diaz, tia. Senyor Ibarra? Ay, napakagaling! Hindi nakatayo ko yung kanya, nakakaya sa mga tao. Opo, tia. Oh my gosh! Si Hannah! Ito yung sinasabi nila eh. Victoria, hindi pa kapag ang isang namamaypay ng ganyang kabilis, habang patingin-tingin sa isang Ginoo, ay nangangahulog ang may gusto ko sa kanya. Ginagawa niya, hindi niya alam. Hindi niya alam yung ibig sabihin niyan. Akala to rin ni Fidel may gusto niya sa kanya. Buisan! Before we start pala guys, please don't forget to give this video a thumbs up or a like because we are targeting at least 1,000 likes for this video reaction. Hello guys, good morning or good evening. Kung nasan ka man ngayon, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Shoutout muna pala sa mga kaibigan natin na mga OFWs from different countries. Thank you so much guys for always watching my reaction videos. Okay, so another day for us to react to Maria Clara Tibara, ang napakabago at napakaganda na teleserye ng GMA. And before we start pala guys, please don't forget to give this video a thumbs up or a like because we are targeting at least 1,000 likes for this video reaction. Please! Ayan! Mag-recap na tayo. Kahapon, ano ba na ano natin, napanood natin? Kahapon, nasilayan natin si Piloso Potasio. May engagement siya with Clay. And nag-warning siya na baka, alam mo yun, yung mga kalalabasan ng mga ginagawa ni Clay, hindi maganda para sa mga tauhan dun sa kwento or sa novela. And kahapon din nakita natin na si Padre Salvi pumunta dun sa bahay nila Maria Clara na walang pasabi at parang ano talaga siya. Grabe yung pagnanasan niya kay Maria Clara. Hindi pala pwede yung ganun sa dating panahon na pupunta ka na walang pasabi. Tapos ano siya dun, nagmamasid kay Maria Clara na parang may pagnanasa talaga, hindi talaga ano, hindi talaga normal eh. And gumawa siya ng ano doon, kumuha siya ng espiya. Pinilit niya yung espiya. Actually yung espiya na yon, ayaw naman talaga, kaya lang tinakot niya, sinabihan niya na ipapakulong niya at all. So gumayag. And yung last scene sa episode kahapon is nandun nga yung espiya sa bahay nila Maria Clara kasi matagal siyang katulong doon kasang bahay. And nagmamasid-masid na nga siya. And nang dumating si Ibarra, naku, nilaglag din yung mga ano, mga pinggan na mamahalin at nagalit nga yung chahi ni Maria Clara dahil galing pa ng Italia yung mga gamit na yun. So yun yung nangyari kahapon and I think we are ready to watch today's video na. So tara, panoorin na natin. Ready, 1, 2, 3. Gusto ko talaga yung part na yun. Hindi mo mababatid kung makakatulong ka o makasasama sa mga batang iyon. Si Piloso Potasio. Narito sa San Diego. Kaya mag-ingat ka. 10 piso. Para sa pangsugal? Mas sumasagot ka pa? Ano naman sinasaktan? Malintik! Pwisit na tatay ito. Inay, bakit ho ganun si itay? Hindi niya tayo mahal. Sa tandaan ninyo, ang nanay, mahal na mahal kayong dalawa. Tayo lang ang tanging kayamanan ko sa buhay. Nanggaling po ako sa simbahan, dinalo ko po yung dalawang batang sakristan. Nagbalik silang muli sa simbahan? Paano kung saktan muli sila ng kura? Yun na nga po ang pinoproblema ko, sir. Hmm. Lalo na't alam kong isa sa dalawang batang sakristan ang mamamatay sa bubog ng kura. Inuutusan ang kita ng bata mag-acting ng bawat galaw ng iyong senyorita. Iuulat mo sa akin lahat. Alam kong maiksila ang mga sandaling ito. Ngunit sapat na sa akin para magkaroon ng sigla at liwanag sa madilim na araw na ito. Tago mo man sa akin, nakikita ko pa rin sa iyong mga mata
na ikaw ay naglilihim. Naku, nakikinig yung espiyo talaga. O, yan na yung ano, Padre Salvahi. Grabe yung mga suot nila dati, no? Mga pari. Braille, paumanhin ho, ngunit may naghahanap po sa inyo. Ito yung sakristan eh. Napakalaga ho raw ng kanyang sadya. Kienes? Magandang umaga po, Braille Salvi. Muy bien. Dejamos. Nag-report na yung espiya. Natitiyak kong mayroon kang iyo. Sasabihin niya nagpunta doon si Ibarra. Kawawa siya, wala siyang choice eh. Si Mang Adong. Magandang umaga po, Mang Adong. Ay, magandang umaga ho, senyorita. Apply na lang po. Ang lakas makayaman ng senyorita. Senyorita. Paintulutan niyo po akong tawagin kayong senyorita o binibini sapagkat yan po ang pagbibigay galang ko sa aking mga taong nakakaharap. Katulad niyo, kapag ako itin yung tinatawag mayroong mang o manong. Nga naman, may point kayo dyan. Kabilin-bilinan po ni Senyor Ibarra na samahan ko po kayo sa simbahan. Kaya't kumain na po kayo ng inyong agahan at magbihes. Agahan. Para masamahan ko kayo sa simba. Sige po. Ay, sige. Oh, eh bakit isa lang yung plato? Saluhan nyo na po ako, marami to, oh. Sige na, dito na tayo kumain. Mas masayang kumain ng almusal pag may kasama. Ay, nako, Mang Adong, halika na. Ilagay nyo na yung plato nyo dito. I-push nyo na yan. Dito na kayo. Go. Nagtatrabaho sa bahay. Push. After na sila. Push ko. After na sila kumakain, after ng mga amo nila. Push nyo. Ginaya tuloy ni Mang Adong yung push. Alam nyo, katulad din po pala kayo ni Don Rafael at Senyor Ibarra. Mapagkumbaba kayo. Yung mga kahit na mataas nang naabot nyo sa buhay. Mang Adong, believe me, same-same lang tayo. Same. Senyorita, pasensya na po. Hindi, intindihan. Marami po kayong mga salita na ginagamit na hindi ko po nauunawaan. Naririnig ko pong madalas gamitin nyo po para nag-uusap kayo ni Senyor Ibarra. English ba tawag dat? Opo. Sorry po. Paumanhin. Tara na po, kain na tayo. Sige po. Ay, nako. Ay, nagkakamay siya. Okay. Magandang idea yan. Magkakamay din siya. Mga doon, may pinagtataka lang ako. Kung talagang mayaman si Don Rafael. Senyorita, si Don Rafael ang pinakamayaman sa San Diego. Oo naman pala. Opo. Siya pala ang pinakamayaman dito. Opo. Eh bakit nagawa pa rin po siyang ipakulong ni Padre Damaso? Nalilito kasi ako eh. Ang alam ko kasi sa mayayaman, marami silang koneksyon. Marami silang mayayaman din at makapangyarihan na friends. Kaibigan. Kumbaga napapagana nila yung pera nila. Eh, kung ganun, imposibleng walang tumulong sa kanya noon. Senyorita, si Don Rafael ay pinakamayaman. Pero hindi siya ang pinakamakapangyarihan. Dalawa lamang po ang makapangyarihan sa lugar na to. Una, Cura. Ang Alferez. Alferez. Yung pinuno po ng Guardia Civil? At yung pinakamakapangyarihan sa lahat. At nakalaban ni Don Rafael. Ang Praile. Ganun pala dati. Kung nais nilang magdala sa inyo ng langit, kaya nila. Pero kung nais nilang magdala sa inyo ng impyerno, para silang Diyos, kaya din nila.
Kaya huwag po kayo magtaka kung nasaklap po ang nangyari kay Don Rafael sa kamay ng Cura. Walang naging laban ang kanyang yaman sa kapangyarihan ng Cura. Kaya pala. Kaya nga ngayon natatakot po ako para kay Señor Ibarra. Bakit naman po, mga Don? Nahulaan ko na mangyayari yun. Nahulaan nyo? Sir, di ba alam nyo naman na meron akong kapangyarihan na mahulaan ng mga bagay na mangyayari pa lang? Di ba ho manghuhula kayo? Hindi nyo ho ba nahulaan? Patay. Oo nga po, pero hindi kasi palaging gumagana ang powers ko. Ang kapangyarihan kong manghula. Mabalik po ako. Bakit po kayo nag-aalala para kay Sir Ibarra? Kasi po, Senyorita, kung itutuloy niyo ang pagtulong doon sa dalawang sakristan at itutuloy niyo ang pagkontra sa Cura, eh hindi po malayong magalit sa inyo ang praile. Katulad na nangyari kay Don Rafael. Ba't walang laban ang yaman ni Senyor Ibarra sa kapangyarihan ng mga praile? Yun lang. Bakit hindi ka umiimik? Magsalita ka. Punta! Ano ang iuulat mo sa akin? Sinasaktan ng mga praili ang mga kawabang mga sakristan. Hala. Isusumbong niya yung pinag-usapan. Siyang Maria. Hala ka. So, manalaman ng praili na yun. Sinabi mo nga ba dapat hindi ko na binanggit sa'yo dahil ikaw ka sumalaman ng iyong loob. Masikakasama ng aking loob, Grisostomo, kung ikaw ay maglilihim sa akin. Lalo na sa mga ganitong bagay. Mga pobre mga bata. Nag-aalala lamang ako sa kanila na kung sana ay hayaan ng Panginoon na huwag na lamang sila maging sakristan at ipasok na lamang sa eskwela na sa gayon ay makaahon sila sa kamangmangan at kahirapan. Ang bait ni Ibarra. Kakausapin ko ang Cura. Maria, hindi ko binahagi itong agam-agam ko nito para ikaw ay mundumi. Ayokong pati ikaw ay mapasama sa pride. Naku, parang gagawin talaga ni Maria Clara yan. Knowing her na medyo ano din yung yan loob. Yan pong narinig ko. At gagamitin niya pa talaga ang mabuting dalaga para kalabanin ako. Papag-aralin niya ang mga sakristan na bata. Tunay nga ang aking suspecha. Hindi lang anak ng isang ereke. Si Crisostomo Ibarra ay isang diablo. Diablo talaga. Crispin, Basilio. Nasa simbahan na sila. Mamaya pagkatapos ng misa ay kakausapin ko ang fraile. Muli ay nakikiusap ako na huwag mo nang gawin yon, Maria Clara. Mangako ka sa akin, mahal ko. Kung ano ang pahintulutan ng Diyos. Gagawin niya talaga eh. Ganda ni Maria Clara dito. Lahat ng babae sa simbahan, nakaano sila, anong tawag dyan? Black veil? Oh, di ba? Ang ganda tingnan. Anak, ay wala yung lalaki sa babae dati. Oh, ganyan pala. Okay. So, may nalaman na naman tayong bago, guys. Ito yung sakristan na magnanakaw eh. Maria? Kaibigan ni ano, Maria? Walaan mo kung sino ang aking kasama. Oh my gosh! Hi. Si Hana! Mi amiga. Hola, mi amiga. Buenos dias, tia. Señor Ibarra? Ay, napakagaling! Hindi nakatayo ko yung kanya, nakakaya sa mga tao. Opo, tia. Oh my gosh! Si Hana! Hello! Sa Queendom yun galing si Hana. Super galing kumanta din nun.
Senyorita, nandun po sa loob si Senyor. Samahan ko kayo. Sige, susunod po ako maya-maya. Papahangin lang po ako dito. Sige po, Senyorita. Ganda ng suot ni, ano, Clay. Paiba-iba talaga yung mga suot nila eh. Oh, pang mayaman, oh. Oh, may pamaypay. Oh, pak. Ah, taray. Baka mayaman yarn. Wala pala talaga. Babae tsaka lalaki. Ala. Aba! Naglalandi yung isang babae. Ayun na! Si Fidel. Tsaka si Clay. Nagpapaypay siya ng mabilis. Ito yung sinasabi nila eh. Victoria, hindi ba't kapag ang isang namamaypay ng ganyang kabilis, habang patingin-tingin sa isang Ginoo, ay nangangahulog ang may gusto ko sa kanya. Siyang tunay. Ayan, lagot kayo ngayon. Ginagawa niya, hindi niya alam. Hindi niya alam yung ibig sabihin yan. Akala tuloy ni Fidel may gusto niya sa kanya. Puisset! Oh my gosh. Yung posture pa ni Clayo, parang ano, wala, parang wala, nakaganon pa siya. Nangita lang talaga siya. Pasok mo siya. So, pagpapasok ka ng simbahan, kailangan mong gamitin yung black veil or tulakbong. Tulakbong ba yan sa Tagalog? Ayun guys ha, nagsasalita lang ako pag walang convo, pag wala silang pag pinag-uusapan para hindi ko kayo maabala. Tinanggal niya. Bawal pala tanggalin. Nainitan kasi siya. Hello? Makakita siya ni Maria Clara. Ala. Baka mamukhaan siya. Sa taas pala yung ano, yung pari. Parang may pedestal. Yung tingin ni Fidel sa pari. Oh. Et spiritum bonum dedisti. Magsisimula na ang kanya na misa. Vamos consolacion. Ay karamba! Siguradong mahaba ang sermo ng kura para parusahan ka. Nais kong simulan na ang aking sermon ngayong araw sa pagbabalita sa inyong lahat na maayos na ang aking kalagayan. Bagamat kailangan ko pa rin ng pahinga, pinilit kong magmisa sa inyo ngayong umaga dahil batid kong marami sa inyo ang pumunta dito para lamang makita ako. Ano ang sinasabi ng kura? Nagkasakit ba siya? Nang ako'y maging bagong kura ng San Diego, maganda ang pakikitungo sa akin ng mga tao. Maganda ang asal ng mga tao ng San Diego. Akala ko tuloy ako'y nasa isang paraiso. Ngunit
Nangigigil ako. Ang paratisong ito ay tila pinasok na ni Lucifer. Si ang San Diego ay tila napasok na ng isang demonyo. Isang diablo. Oh my gosh. May growl pa talaga yung pagkasabi niyang demonyo at diablo. Nailigaw at lasunin ang isipan ng inyong mga anak at palabasin na ako ay masamang nilalang. Long. Ganun talaga magsalita. Kaya't mag-ingat tayo sa taong ito. Ang galing nung pari yung mapting. Walang magandang balak kung hindi mapanakit ng tao. Kaya pakiusap sa inyo. Si Ibarra yung pinatatamaan niya. Por favor, na maging mapagmasid. Huwag niyong hahayaan na lasunin ang inyong isipan at ang pinakamamahal natin na San Diego. Nanggigigil si ano, Ibarra. Aalis siya. Hala. Saan ba siyang ano? Pag umalis ni Maria Clara. Buti na lang. Grabe. Sermon ba yun? Oh, sermon nga. Pero hindi pang simbahan na sermon. Parang Dora, parinig. Huwag nyo na akong hintayin ni Iday. Mauna na kayo umuwi. Si Iday. Ngunit aanyayahan ka sana namin magtungo sa dati nating tagpo ang mga magkakaipikan. Tiyak kong ando na ang ating mga kababata. Maaari ho ba, tiya? Ah. Pagbigyan niyo na po sila, tiya, Maria. Pauna na kayo, Victoria, at ihatid ko lang si Maria sa inyo mamaya. Salamat, Pinoo. Hasta la vista, mi amiga. Adios. Hasta la vista. Adios, tiya. Hanas! Ida yung pangalan niya dito. Gaganda na mga suot nila, oh. Hindi ganos, padre. Pinaghirapan pa nilang hanapin yan, yung mga naka-assign sa wardrobe nila. Sinasabi ko na, ako ang pinariringan niya, kaya't mabuti pa siguro ay kayo na lamang lumapit. Hindi, Krisostomo. Kailangan mo pa rin magbigay galang. Paano kayo magkakasundo ng kura kung magmamatigas ka ng ganyan? Kailangan niyang lunukin yung pride niya. Mga bata! Nakagawa na ako ng paraan para mailayo kayo dyan sa salbahing kurang yan. Talaga po? Ngunit paano po ikabubuhay namin, ate? Sa sahod lang namin nito at sa munti po namin bukod kami o umaasa ni na inay. Grabe, child labor to dati, no? Basta, si Sir Ibarra nang bahala sa inyo. At pangako, hinding-hindi namin kayo papabayaan. Okay? Papir! Hindi nila alam. Nagbaba yung isa. Bale na. O siya, sige na. Maiwan ko na muna kayo, ha? Chismis lang ako doon, ha? Babu. Babu. American yata ano na ano yun. Ano daw, kuya? Yung apir. Hindi ko kinaintindihan. Kaloka si Clay. Padre. Sumara, por favor. Padre. Ganun pala, lahat ng tao magmamano sa padre. Hala. Padre, akala ko ho ba hindi na kayo galit. Nakikiusap ho ko sa inyo. Napatawarin niyo na ho si Crisostomo. Mm-hmm.
taas ng pride ng pare na to, Bisit. Ang hirap mo naman tiisin, Maria Clara. Bueno. Pinagbibigyan na kita. Wow. Dahil may awa ang Diyos. Sinungaling ka nga eh. Mapagpatawad. Wow. At hindi ako magtatanim ng kahit anong puot. Muchas gracias, Padre Salve. Sana'y kalimutan na lamang natin ang nakaraan. Ang weird, no? Dati, pati yung mga lalaki nagmamano sa pari. I mean, lahat nagmamano sa pari. Sa pari. Ngayon nangyayari pa yata yan, pero hindi. Kailangan pa ho ako sanang ipakiusap sa inyo. Ngunit maaari ho bang makaharap kayo ng tayo lamang? Ang tapang ni Maria. Si. Por supuesto. Pumasok kayo ng iyong tiya sa aking opisina. Kayo lamang dalawa. Papaiwan si Ibarra. Vamos. Vamos. Maria, pinagsisisihan ko na ang sinabi ko pa ito sa'yo. May mga nilinawin na ako sa kura. Si Fidel nasa likod. Maria Clara, hindi mo ito kailangan gawin para sa akin. Ginagawa ko lamang ito para sa mga bata. Magtatanong lamang naman ako. Wala namang masama din. At hindi ko kinakailangan ng inyong permiso. Perdon. Perdon? Tia. Ganun pa rin. Amigo, ano ang sadya nila sa kura? Saka ko na lamang sasabihin sa iyo. No, Maria. Patawarin mo ako, ngunit hindi ko mapagbibigyan ang iyong pinapakiusap. Padre, ngunit ang mga batang iyon ay dapat na nasa eskwela. At hindi dapat... Masigit pa ba ang eskwela kesa sa simbahan para matuto ang aking mga sakristan? Padre, nakikiusap po ako sa inyo na sana ho ay pagbigyan niyo ang aking kahilingan at ang magabayan ng dalawang sakristan sapagkat... No, Maria. No puedo concederte más peticiones. Peticiones. Tapos na ang usapan. Umalis na kayo. Lo siento mucho, fraile. Tayo na, Maria. Ayaw pumayag. Padre, bakit ganun na lamang ang pagnanais ng dalaga na kunin sa simbahan ng dalawang bata? Dahil nilaso ni Crisostomo Ibarra ang isip ni Maria laban sa akin. Solo está utilizando la pobre dama. Siya ang nagnanais mapalayo ang mga sakristan sa simbahang ito. Siya ang tinutukoy kong Lucifer na magdadala sa bayang ito sa kasalanan. Kaya hindi ko hahayaan mapunta sa kanya ang mga sakristan. Hindi ko ipapaubaya sa demonyong yun ang mga bata. Ikaw talaga yung demonyo, huwag kang malito. Kayo yung nananakit ng mga bata. Gigil ko sa'yo. Salve, sinasabi ko sa'yo. Ay nako. May kalalagyan rin itong salve na to. Bilis ng oras, grabe. Tawang-tawa ako dyan.
sa scene ni Clay tsaka ni Fidel. Team Philay tayo! Bagay talaga sila, actually. Ayaw ng dating kura na matuto ng Espanyol ang mga bata? Ayaw ho nilang turuan ko ang mga bata na magbasa ng ibang libro, paliban na lamang po sa mga aklat na pangrelihiyon. At yun din po ang utos sa akin ng bagong kura rito. Hindi ko na naman ang plano kung ilitas kayo sa kura. Sa halip na pagbalingan niya pa kayo. Pero maniwala kayo sa akin, hindi ko gustong mangyari yun. Walang hiyak! Inay! Inay! Kaya pala, madalas akong inaaway ni Binibini ng Clara ay sabagkat iniibig niya ako. Iniibig? Ang iniibig mo na, at sa lalaki, heto lang ang kailangan mong gawin. Magpaypay ka lamang na mabilis habang sumusulyap sa kanya mga mata. Oh! Kaya pala. Palo! Palo! Baka makita na siya ni ano, ni Maria Clara this time. Si Clay. Oh my gosh! Ang bilis ng oras. Ay, Aliyo, may last na araw pa tayo for reactions this week. And sana mangyari nga yung mga nakita natin kanina. Nakakatuwa. Grabe yung mga scenes, no? So again, yung giggle ko kay Salvi. Nako, pumapatong ng pumapatong. Grabe. Siya talaga yung demonyo dito. Pero alam mo yung nagmamalinis pa siya. Siya pa yung may ganang magsabi na ano na demonyo or Lucifer si ano si Ibarra, kakainis. And si Clay and Fidel, nako, sinship talaga namin tong dalawang to. Pero hindi natin alam yung takbo ng kwento. Anyway, umasa na lang tayo kasi wala namang masama, di ba? And grabe. O di ba, sabi ko sa inyo, matapang na babae si ano si Maria Clara kahit mainhin siya. And magalang, pero matapang siya kasi di ba ang lakas ng loob niyang kausapin yung ano yung Friday. Tapos mabuti din siyang tao kasi alam niya na hindi maganda yung ginagawa ng Padre Salvi sa mga bata kasi nakwento ni Ibarra. And gusto niyang tumulong, so yun yung paraan niya para tumulong, pero hindi nangyari, hindi nagawa kasi maldito talaga yung ano yung pari na yun eh. So yun guys, thank you so much for watching ha, and kung umabot ka dito sa part na to, maraming salamat sa pagsuporta. Again, huwag mong kalimutan mag-like sa video ko para tumas yung ano natin, yung recommendation natin ha. And that's all, bukas one more video reaction for this week pa for Maria Clara at Ibarra. By the way, shoutout pala kay Hannah Priscilas na nandito na sa Maria Clara at Ibarra. Napaka-iksi lang ng eksena mo ngayon, ngayong araw, pero magaling ka doon. And hopefully, makita pa namin yung mga eksena mo dito bukas, di ba? Kasi meron kayong parang pagtitipon nila Maria Clara. Doon, may mga pag-i-inacting ka doon. And yun lang guys, thank you so much for watching and I hope to see all of you guys in my next video. Bye!